Ayan, mga kamaster, mag home service tayo ngayon. Washing, double tub. Pasok tayo rito. So yung customer natin nag-aantay sa likod. Tayo dadaan. Yan, ito yung i-repair natin. Ayan mga kamaster, ang sabi ng customer dito, mahina daw umikot. Ayan, i-testing natin. Ayan, nakasaksak siya. Then, paikotin natin. Para malaman natin kung okay siya, mahina umikot, kailangan kamay natin. Pag mapigilan, ibig sabihin, mahina talaga yung ikot niya. Ayan o. Nakikita nyo, mahawakan ko, mapigilan ko. Ayan, buksan natin para malaman kung ano yung sira. Pero sa mga technician na matagal na, alam na nila kung anong sira nito. Master, pati yung dryer para titingnan natin kasi sabi ni Ma'am ayaw daw umikot. Kung makikita natin dito, switch on natin dito sa timer. Ay, dito pala yung timer. Wash timer. Ah, ito nga pala. Spin timer. Bumabalik siya. Ah, may problema siya rin dito. Ayan, check natin mamaya. Ano ba itong magbukas? Kukunin natin yung tatlong tornilyo. Ayan lang yung bubuksan natin. Ayan mga master, kung makikita natin yung motor niya, medyo maluwang na rin yung bolt dito, pati yung belt niya mano na, maluwang na. Ayan, check natin mamaya, tanggalin natin. Ayan mga master, okay na, nilagyan ko na ng chinelas kasi maluwang kanina. Check natin yung kapasitor. Yung kapasitor is 7.4 UF. Yung para sa dryer is 3.0 UF. Ayan, i-check natin to. Ayan, push ko lang. Ayan mga master, nakaslip tayo sa microfarad. Check natin yung blue at kasa red. Discharge muna natin. Kasi mahina umikot, baka ito rin yung dahilan. Ayan. Ayan mga master, confirm talaga na yung kapasitor medyo mahina na yung capacitance niya. Palitan natin ng bago. Ayan mga master, ito yung palitan natin. 7.4. Ayan. Tester natin. Ayan, kung makikita natin, tama na yung value niya. Ilagay natin. Ayan mga kamaster, ayun yung belt niya. Ito, size 24. Kasi manipis na. Ang ginawa ko kasi wala akong maipalit. Kasi yung belt natin, yung size niya is, ayan, 32 yung size niya. Ayan. Ang ginawa ko, binaliktad ko na lang para kumapit yung
yung sa lagayan ng motor at kasa sa gearbox. Ayan, itry na natin to pandar kung mapipigilan pa ba yung pulsator or hindi na. Ayan. Ayan mga kamaster, nung una yung ginawa natin pag pinandar, mapipigilan. Ngayon, bago na yung kapasitor, tapos yung belt, binaliktad ko. Try natin ngayon ipandar kung mapigilan ba natin or hindi na. Pag hindi na mapigilan, ibig sabihin okay na yung washing na to. Ayan, yun natin. Ayan, tanggalin ko. Ayan, hindi na po siya mapigilan. Dapat ganun din sa reverse, hindi siya mapigilan. Ayan mga master, okay na yung washing. Sana may natutunan kayo sa video na ito kung paano i-repair, paano i-check yung mga parts. Peace out mga kamaster.